penal karma? Yes, Mr. Chair. Madalas po kayo magkita? Nung araw po, Mr. Chair, madalas kami. Bumibisita din po siya sa CIDG station, sa opisina niyo, hindi po ba? Yes, Mr. Chair, mayroon po mga panahon. So you really know Colonel Garma? Yes, sir. Is she involved in the operations of the CIDG? CIDG, when I cannot recall of any instance that... Legal counsel not to coach, kasi very important ito, very crucial to eh. There are corroborative statements of the different resource persons, and we want to establish the link of these personalities. Colonel Leonardo, sabi niyo noon, kilala ho niyo si Colonel Garma. Tapos madalas ho si Colonel Garma sa CIDG station, hindi po ba? Nagpupunta po siya, Mr. Chair. Bakit? Ano ang pakay niya, Colonel Garma? Colonel Leonardo? O Commissioner, rather, Leonardo? Mr. Chair, magkakakilala po kami, Mr. Chair. So from time to time, bumibisita po siya sa CIDG station? May mga instances na natatanda. Was this a personal visit or more an official visit? There were concerns regarding operations of the CIDG or there were orders from higher-ups? O ano hong pinag-uusapan niyo pag pumisibisita po si Colonel Garma? Meet and greet lang po, Mr. Chair. Kasi po, nasa isang compound po kami before sa Davao City Police Office. Isang compound lang po yon, nandun sa Lubang. So, George, dahil ano, pero kayo po ay mga police, kayo po ay mga operatives, hindi po maiwasan natin na nag-uusap-usap din po kayo ng mga operations, hindi po ba? Ano yun? That is peer group, hindi po ba? Kung mga kapulisan, anong pinag-uusapan ng operation? Mga congressman, pinag-uusapan, anong batas ang gagawin? O kung usually ganun yan po nangyayari. So may pagkakataon na pinag-uusapan noon ninyo ang operations, hindi po ba? Wala po kasi akong matandaan, Mr. Chair, na nakapag-uusap ako tungkol okay. sa anyway, operation. Okay, anyway, Mr. Chair. Inamin na ho kanina ni Colonel Garma that there was a time in July of 2016 na pumunta siya doon sa opisina mo, nandun po kayo, nandun po din bumisita si Colonel Padilla. Hindi po ba? Pasensya na po, Mr. Chair. Hindi ko po matandaan yung instance na kami nagkita ni Commissioner Leonardo, remember that you're under oath. Yes, Mr. Chair. Hindi ko po matandaan. There are two persons here testifying that you had a meeting in CIDG against only you. And yung isa, sinumpaang salaysay pa. And kanina si Colonel Garma sinabi, indeed, she was there, kayong tatlo. Ito, na lang ang pag-usapan natin. The fact remains na doon sa CIDG, Davao Station, nagkasama-sama kayong tatlo. Yung pong sinabi ni Colonel Padilla, yun din pong sinabi ni Colonel Garma, Colonel Leonardo, o Commissioner Leonardo Rader. Mr. Chair, ang totoo po, wala po talaga akong matandaan na instance that we, together with two of them... Totoo po ba yun, Colonel Garma? Sabi yun nyo kanina, it's in record, Mr. Chair, that Colonel Garma stated that she went to the office of Colonel Commissioner Leonardo in the presence of Colonel Padilla. And it is on record. Colonel Garma, sino po talaga nagsasabi ng totoo nito? Mr. Chairman, can I interject? With the indulgence of Congressman Pimentel, SDS Gonzalez, you are recognized. Mr. Chairman, based on the affidavit of second supplemental affidavit of Superintendent Gerardo Padilla. Pwede niyo bang basahin itong number 5 na salay sa inyo? Comsec, pakibigay lang po para yung tanong ni Congressman Pimentel malinawan. Thank you po. Excuse me, may I know who that gentleman is behind Colonel Leonardo?
Mr. Chair, for the information of this honorable committee, Mr. Chair, we have sent an email stating that I'll be attending with my counsel, Mr. Chair. So he is your counsel? Yes, Mr. Chair. Can you please enter your appearance before this committee, and please be advised that you're only limited to advising your client his rights, not to coach your client. Please enter your appearance, Attorney. Good morning, Your Honors. Respectfully entering my appearance as counsel for Commissioner Leonardo, I'm Attorney Aguinaldo Sepp, Your Honor, from Scott Law Firm and Associates. Okay, thank you. Please proceed, Congressman Gonzales. Yes, binigay ko po yung salaysay kay COMSEC para basahin po ni Chief Superintendent Padilla, yung number 5. In number 5, Mr. Chair, Your Honor, bago mangyari ang pagpatay... Pwede pakilakas lang po, Karen Padilla. Bago mangyari ang pagpatay sa 3 Chinese drug personalities naka-detained sa nasabing piitan, ay tinawagan ako ni Colonel Edilberto Leonardo at sinabi na pumunta ako sa Davao CIDG Station. Pagdating ko sa station, ay nandoon na si Colonel Garma. Kinausap ako ni Colonel Leonardo ang mga 30 minutes at sinabi na papatayin na namin ang 3 Chinese na nandoon sa Davao Prison and Penal Farm. Mag-cooperate ka na lang habang kami ay nag-uusap, ay pinangakuan niya ako ng promotion. Thank you, Colonel Padilla. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Pimentel. Yun po, pinabasa ko lang po. Mr. Chair, doon na nga tayo pinatatunguhan. Very important itong meeting na nangyari ng July 2016 wherein Colonel Garma and Colonel Leonardo and Colonel Padilla were present. Dahil dito na po nagawa ang plano istitahiya para patayin po yung 3 Chinese prisoners. And that is why somebody is lying here, Mr. Chair. Ulitin ko po, Colonel Leonardo. Ito, binasa na po ni Colonel Padilla yung sinumpaang salaysay niya na nagkita po talaga kayo doon sa opisina. Pinatunayan po ni Colonel Garma, although iba ang version niya, pero the fact remains na pinatunayan niya na nagkita kayong 3 doon sa opisina mo. Commissioner Leonardo, tanungin ko po kayo, totoo po ba na nagkita-kita kayo doon? Mr. Chair, gaya po na sinabi ko, hindi ko po matandaan na nagkita-kita kami 3 doon po. Pero si Colonel Garma, may mga instances na natanda ko nagkita po kami, Mr. Chair. So, are you denying that Colonel Padilla was never in your office? Mr. Chair, hindi ko nga po siya kilala, Mr. Chair. Sige. Totoo lang po.